Alam nyo ba na Binary X ay nag-release na ng kanilang third game called Cyber Chess? Yes, you heard it right. Ang Cyber Chess po ay free-to-play and play-to-earn. Ang kailangan natin dito is BNB Chain using MetaMask Wallet. As you can see in this video guys, makikita nyo kung paano nagpa-function yung game, no? How the game works, what the character are, at makikita nyo din dito kung paano tayo kikita. Ang Cyber Chess is available na rin sa computer natin and mobile. So meaning to say guys, it's very easy and very convenient to use, no? When it comes to mobile device. So makapaglaro tayo nito anytime. Time anywhere. But before we jump right into it guys, meron nga palang current event ang Binary X guys. It's more than 3,000 BNX in total. Ayan, dito sa season 1 nila. Makikita naman natin sa kanilang Twitter at ito yung kanilang weekly distribution chart. So babalikan natin yan mamaya. Pero for now, magpo-focus muna tayo sa Binary X at sa Cyber Chess. Binary X is a GameFi development platform on BNB Chain. So, isa po sila sa nasa likod ng mga successful play-to-earn games such as Cyber Dragon and Cyber Arena. In this video guys, magpo-focus tayo sa Cyber Chess. So, yun guys, ano ba yung sinasabi nating Binary X at saka Binance Lab? So, basically guys, yung Binary X po ay sila yung gumagawa ng mga games, no? Ng mga play-to-earn games. While guys, ang nasa likod nito, ang isang nasa likod nito ay ang Binance guys, Binance Lab. As we can see, available lang BNX sa Binance sila. So, yung ibig sabihin guys, alam naman natin na kapag ang token nila is nasa Binance, meaning to say legit na legit yung project. As of making this video guys, 9,000 po ang value ng bawat isang BNX token ni Binary X. Okay, so makikita din natin sa coin market cap guys, nasa bear market tayo ngayon, pero makikita nyo guys, hindi tinatablan ang Binary X. So, ganyan po sila katibay at ganyan sila katatag guys. So, yung current giveaway nila dito sa season 1 ng kanilang game is 3,000 BNX. So, equivalent yan guys sa 27 million lang naman as of making this video. So, ganyan kalaki yung kanilang ginagawang ongoing event right now. Okay? So yun guys, punta tayo sa audit report and makikita nyo dito no, na sa Certic audit guys, 92% excellent po ang Binary X. So dito pa lang guys, makikita natin na napaka-solid ng project na to, no? At the same time, wala na tayong duda dito. No? Ayan, ganyan kalupit ang Binary X. So yun guys, I would like to invite you and join the community of Binary X as well as Cyber Chess. So ito yung kanilang official Twitter guys, Telegram and yung Discord nila. So ilalagay na lang natin yan, yung mga link in the description below. So ito yung official Twitter guys ng Binary X and dito makikita natin no. As we can see guys, 3,000 BNX yung price pool nila for this season 1. Napakalaki niyan. Again, pinakita ko na sa inyo kanina no. Sa coin market cap na umaabot yan ng almost 28 million no. 27 million and sarado na natin siya sa 28 million no. As of this moment. Ayan, so makikita nyo guys yung ongoing event nila dito, yung mga announcement, kung ano ba yung kanilang mga event. Ayan, as we can see guys, season 1. Alright, tapos ito guys yung weekly chart nila, no? So, mamaya pag-uusapan natin yan. So, ito guys yung kanilang Telegram, no? Join the Telegram, no? Ng BNX, guys. Sali tayo dyan. Ayun guys, so ito yung Telegram, no? So, basically guys, mag-join lang tayo and hanapin natin yung category natin dito. Katulad ko, Pilipinas ako, so Pilipino. Select lang natin yan, guys. Mapunta tayo sa Pilipinas group, no? Pilipino group. Ayan, join lang ulit tayo dyan. And yun guys, makikita nyo yung announcement dito. Ayan, click here to prove when you're human. So, click lang natin yan. Start. May mga sasagutan lang tayo dito, no? Para maiwasan yung mga bot. Okay? So yun guys, pwede tayo pumunta sa official Telegram ng Binary XPH. Okay. So yun guys, ito yung official Discord ng Binary X. Ayan, so basically guys, magbe-verify lang kayo dyan and makakapasok na kayo. No? Sundin nyo lang yung mga instruction and yan guys, ito nyo makikita lahat yung mga announcement guys. Ayan, tapos select nyo lang yung language nyo dyan. So yun guys, select lang tayo sa language. Click natin yung Pilipino. Ayan, so magkakaroon tayo ng access guys sa PH. Ayan guys, so scroll down nyo lang. Ayan, explore nyo lang dito sa official Discord ng Binary X. So hindi lang yun guys, hindi lang sa Binance available yung token nila sa PancakeSwap, MEXC Global at saka Gate.io. And hindi lang po BNX yung token nila, meron din silang token dito guys na gold at saka yung crystal. So basically guys, ang paggagamitan niyan sa mga games din natin dito katulad ng Cyber Dragon, Cyber Arena and Cyber Chess. So yun guys, without further ado, punta na tayo sa Cyber Chess game. Ayan, so kailangan lang natin dito again guys is MetaMask Wallet using BNB Chain or BNB Network. So click lang natin, i-connect lang natin wallet guys and pwede na natin i-open yung launch game. And guys, as a beginner, ang gagawin lang natin, connect lang natin MetaMask Wallet natin and i-sign in lang natin siya. And login success. Okay, so dito guys, as a beginner, no, kailangan natin i-set yung ating account. Palitan natin ang avatar, for example, ito yung gamitin natin, save natin yan. And palitan natin to ng pangalan, no, gawin natin Heraldo. Ayan, tapos save lang natin guys.
Ayan, so okay na. So ngayon guys, dito meron tayong market, Summoning Altar Collection and Import NFT tsaka settings. So for this video guys, punta muna tayo sa Summoning Altar kasi guys, meron tayong makukuha libre po. Ayan, pre-summoning 5 times. So meaning to say guys, makapag-summon tayo ng 5 pre-heroes na magagamit natin dito sa game. Okay, click na natin summoning na yan. Ayan, so ito yung nakuha nating hero. So, pre-summoning ulit tayo guys. Ubusin natin yung 5. Sayang yan, di ba? Sayang yan kung di natin gagamitin lahat. Ayan, so, sa paulit. Meron pa tayong 3. Ayan, isa pa ulit. Okay, and last one guys. Ayan. Okay. So, after that, guys, di meron na tayong hero. So, punta naman tayo sa skill tab. So, yung skill tab, guys, ayan, naka-separate siya, no? So, pwede tayo mag-summon hanggang 2. Makakuha tayo ng free skills. Ayan. So, nakuha natin, guys, is Fairy, Mage, Explosive. Sa pass, summon pa ulit tayo hanggang 2 to. Ayan, so charge yung nakuha natin. Okay, so back na tayo guys. Punta tayo sa marketplace guys. Dito makikita nyo yung mga nagbebenta ng mga heroes. Yun si guys, naka-price siya in BNB. Okay, sa skills guys, ayan, pwede rin tayong bumili ng skills. At the same time, pwede rin tayong magbenta dito, no, ng hero at skills. So yun yung maaari natin pagkakitaan in-game. So sa collection guys, currently wala pa. Set to sell, tsaka history kasi bago pala yung account natin. Okay, punta naman tayo guys sa summoning altar. Ito yung kanina guys na nag-draw tayo. So sa skills guys, yun yung skills ng mga hero. Hero upgrade kapag gusto nyo mag-upgrade ng hero. So, dito guys sa atin, wala pa kasi bago pa lang tayo. Punta tayo sa collection guys. So, dito guys sa skills tab, so makikita nyo available si skill nyo. No? As we can see guys, merong number 1 dito sa taas. So, 2 lang yun sa atin, galing yun sa pre-draw. Ngayon guys, para ma-equip natin yan, click natin to. Ayan, open natin. And pwede nyo siyang equip. Pero yun guys, ang kailangan natin is gold. Yan yung kailangan natin, di ba? Hindi tayo may equip yan. The balance is not enough. So, meaning to say guys, kailangan natin ng gold. Ngayon, paano tayo makakabili ng gold? Paano tayo magta-top up? So, basically guys, meron na dito sa in-game. I-click lang natin itong top up. Ayan, so, from wallet to game. Dito muna tayo pupunta sa IEX, okay? Ayan, so dito guys, meron tayo available na BNB. Ayan, so meron tayo available. For the sake of this video guys, mag-exchange tayo. Let's say 0.01. Ayan, so magkakaroon tayo ng 85 gold. So swap na natin siya. And kinulang tayo ng gaspi kanina guys. For this video, meron na tayo pang gaspi. So guys, napaka-importante na syempre kailangan nyo magkaroon ng extra BNB no, sa MetaMask nyo for the gaspis. Pero while playing the game naman guys, hindi nyo na kailangan ng gaspi sa paglalaro. Ang kailangan nyo lang to kapag maglalagay kayo ng gold in-game. Okay? Ayan, so success na daw guys. Ayan, na-transfer na natin. Hintay lang natin mag-reflect. Ayan, pending pa, deposit. Ayan, so nag-confirm na siya guys. As we can see, nag-zero na. So ang gagawin natin, refresh natin yung browser. Okay, so yan, nag-refresh lang tayo guys and mag-login na tayo. And yan guys, nag-reflect na yung ating gold. So ngayon guys, balik tayo sa topic natin. No? Lalagyan natin na skill yung ating nakuhang pre-hero. Equip natin. Ayan, -1 gold. Tapos, punta tayo sa part na to guys. Click natin yan. Equip natin yung skill. Okay, ng mage. So, yun guys. Basically guys, yung mga available heroes dito is, yan. Makikita naman natin dito yung mga tab, no? There are 7 kinds of heroes dito guys, no? Sa game na to. Okay? So, yun guys. Ang market, summoning altar at collection. Dito sa import NFT guys, kung meron kayong mga NFTs na, no? Pwede kayo mag-import, no? From outside papunta sa game na to. Okay, so authorize niya lang yun guys, batch convert. So nandito na yung mga heroes na gusto niyong i-import. Okay, sa settings naman guys, simple lang ang settings, no? Game music sound, tapos yung gift code kapag meron tayong gift code. Same guys, dito nga pala sa gift code, meron tayo niyan, nilalagay natin sa pin comment ng video na to. Maaari kayong makuha ng 2 heroes and 2 skills. So ang value niyan guys is around $100. So yun yung pagkakataon niyo guys para makapag-start up dito sa game na to. Okay, so yun guys, match na tayo. Ayan, para makita niyo kung paano siya nilalaro. So, ipapakita ko sa inyo yung sample gameplay, no? So, gawin natin, guys, all heroes natin. Ayan. So, makikita nyo yung mga heroes natin. So, check lang natin yan. Para magamit natin lahat. Okay? Check lang natin sila. Ayan. So, 5 na tayo. 5 heroes. Click start tayo. Ayan. Marshalling success.
And magkakaroon tayo ng mga kalaban. Hintayin natin mapuno yan. And guys, so meron na tayong kalaban. Ayan, so pa Magic Chess. So yun guys, obviously naman kung nakapaglaro na kayo ng ibang games no na related dito, mas madali nyo siyang matututunan at the same time, madali nyong mapifigure out lahat no kung paano siya laruin. Okay, meron tayong 5 gold. So basically guys, hanap tayo ito. Kunin natin itong dalawa. Ayan, tapos kuha tayo ng isang slot para 0/2, pwede tayong maglagay ng dalawa. Ayan, lagyan natin sa front guys yung medyo matigas no, yung warrior, mataas ang HP at saka depth. Ito, magic to guys, dapat nasa likod lang siya. Okay? And so mag-start na siya, ga-assemble na. Ayan, so panalo yata tayo dun kasi walang nilagay na hero yung kalaban natin. Okay, so dito guys, click ulit tayo. Ayan, so pwede nyo i-lock guys kung gusto nyo i-lock, no? Yung ganyang setup. Tapos pwede kayo mag-refresh. Pag nag-refresh tayo guys, magbabago sila. And dyan guys, mababawasan tayo ng 2 gold pag nag-refresh tayo. Okay, at out of this moment guys, hindi muna tayo bibili. Hayaan lang muna natin, no? So pwede tayo mag-isip muna kung ano yung mga possible na gusto natin bilhin dito, di ba? For example guys, ito. Ito, mataas attack na ito, di ba? Kunin na natin siya. Ayan, ang problema naman natin guys, hindi natin siya may susuot. So meron pa tayong 3 gold sakto, pwede tayo mag-purchase slot. Lagyan natin siya dito sa front, no? Kasi sila yung mga matitigas na hero. So lagi natin lalagay sa likod yung mga magic, yan, di ba? Yung like mga mage, mga archer, parang ganun. Sa front ilalagay natin yung mga warrior, di ba? Ayan. Sila yung mga matitigas at mahahabang HP. And ito for sure guys, meron na tayong kalaban dito. Ayan, okay. So, ayan. Tatlo hero natin. Dalawa hero ng kalaban. Mukhang mananalo tayo dito. Ayan, okay. Nanalo tayo. So, ayan guys. Nagdagan yung gold natin. Ayan. Pwede tayong bumili ulit ng hero. So, ayan guys. Kapag may pare-pares kayong hero dyan, magkocombine sila at magiging malakas yung hero or character na gamit nyo. Okay? For this round guys, pass muna tayo sa pagbili, punin natin yung gold natin no? Kasi mukhang okay pa naman yung tatlo. Ayan guys, natapos na yung laro and yung number 4 tayo, no? 4th place tayo dito sa match na to. Ayan, so ganun lang kasimple, ganun lang po kadali laro and ang Cyber Chess guys. So pwede tayo maglaro din sa arena guys kung prepared na kayo and kung palagay nyo na pwede na tayo sumabak no sa arena. So pwede kayo mag-click na lineup nyo guys para ma-prepare nyo yung mga lineup nyo. Ayan, pwede nyo sila ilagay kung gusto nyo, diba? For example, ayan. Okay, so ayan. Tapos kailangan 7 no para sure. 7/7 dapat save niyo lang 'yan guys and then pwede na kayo mag-click challenge no. Pipili tayo dito for example guys, gusto natin 'tong i-challenge no. Click natin yung challenge, ayan. Ayan, so ganito sa arena guys. Ayan, para lang 'di ba ipakita ko sa inyo yung sample no. And so mas maganda dito guys sa arena, dapat 7 yung heroes nyo no. So napakamura lang naman ng mga hero dito, kaya nyo bumili kung gugustuhin nyo talaga. Okay, ayan guys. So makakuha ng another 2 heroes and 2 skill sets no sa aking code. Ilalagay natin yung link in the description below no. Dun sa pre-codes na makukuha nyo. Ayan. So ganito lang po kasimple, ganito lang po kadali maglaro ng Cyber Chess no. Dito sa Binary X guys. Again, yung Cyber Chess guys is under ng Binary X. And yung Binary X guys is a Game 5 platform no, kung saan makakapaglaro tayo ng maraming game dito no. When it comes to market guys, pwede naman tayo mag-check no sa market nila. And dyan makikita nyo yung mga NFTs nila dito na pwede nyo bilhin guys. Andyan yung mga value nila. And yun guys, sa others yung DAO at saka yung white paper guys ng Binary X. Ayan, maaari nyo basahin. Nandito na po lahat yan sa official website nila. And yung DAO, ayan, so maaari nyo i-check guys.
And dyan naman guys, yung Cyber Chess Wiki, ilalagay ko na rin yung link nito, no, in the description below para mas maintindihan nyo pa yung tungkol sa mga heroes dito and all about Cyber Chess guys. So pwede nyo malaman yung lahat dito sa Cyber Chess Wiki guys, ilalagay ko na lang din yung ating link nito, no, sa description below. Ayan, useful links, join the community guys, na-flex na natin yan, ipakita ko na sa inyo. And yun guys, muli tayo magbabalik, no, dito sa Season 1 Rank Prize Pool. So ito guys yung more than 27 million na kanilang ongoing event guys. So ito yung Season 1 Rank Prize Pool guys. Yung position ito yung parang rankings, no, kung gaano kataas yung position yun. Ito naman yung division ratio, no, na maaari nyo makuha. So nandito explanation guys, no, ng weekly prize pool breakdown. Every week the prize pool will be distributed to our players based on their ranks. And kung gusto malaman yung ranks guys, ayan, pwede tayong mag-check ng ranking, no. Ayan, so dito guys, ranking list, makikita nyo yung mga ranking and points ng mga players dito. Okay, so yan po yun. So yan yung nandito guys, pwede nyo basahin ang sunod-sunod yan dito sa kanilang Twitter. And yun guys, ito yung season reward prize pool distribution chart. And para mas madali nyo maintindihan yung week 1 guys, ito 50% from week 1. Ayan, tapos 12.5 plus 15% from week 1 and week 2 and so on guys, pataas ng pataas yan. 40% total gold spend distributed weekly. Ayan, so week 1 guys, price for week 1 is $800, tapos 15% equals $120 guys. Ayan, so ito yung first week gold spend $2,000, second week gold spend is $3,000 guys. Ito na yung computation, no, ng distribution. Ito yung example guys, okay. Ayan, so if you want to know more guys, ilalagay din natin yung link yan in the description below. Okay, nandiyan na po lahat yung mga dapat yung malaman. And yun guys, hanggang dito na lang muna ang ating video tungkol sa Cyber Chess ng Binary X. Ayan, so kung may mga tanungan kayo sa video na to, comment down below and pag-uusapan natin yan. And yun, if you like this video, don't forget to leave a thumbs up and subscribe to my YouTube channel. Peace!